Magandang araw sa inyo mga kababayan. Narito po tayong muli para pag-usapan ang napapanahong tema dito sa Saudi Arabia. Kamakailan lamang po ay nalift na ang ban tungkol sa curfew na kung saan ito ay magsisimula na alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon. At ngayong araw po, nag-invita tayo ng isang panauhin para makapagbigay ng kanyang opinion o kuro-kuro patungkol nga po sa ipinapatupad na curfew dito sa Saudi Arabia na kamakailan lamang po ay nalift na. At ipinapakilala ko po sa inyo ang isang active member ng Toastmaster community at he is the current Area 18 Director ng Division N, District 79 Toastmaster International. Let us put our hands together, Toastmaster Ferdinand Gueco. Welcome Toastmaster Ferds to the segment of Fox International, which is the community communication. So tanong ko lang sa mga tulad mong Toastmaster, ano ang iyong pananaw patungkol doon sa ipinatupad itong week na ito about the partially lifted ng curfew na sinasabi 9 a.m. up to 5 p.m. para sa ating mga kababayan na rin. At ano yung nakikita mong mga advantages naman ng pagpapatupad ng ganitong klaseng curfew para sa ating mga kababayan, especially sa ating mga ko-Filipinos here? Ang advantages na pwede nating makita sa mga ganitong pamamaraan na ginawa ng Saudi, syempre babalik na yung ekonomiya nila. And then second, sa ating mga fellow kababayan, yung mga dating no work, no pay, so pwede na ulit sila magtrabaho at makagain ng sahod nila, di ba? So I think, i-consider na ng Saudi Arabia yung mga ganitong instances o yung mga ganitong idea para at least matulungan na ulit nila na makabangon yung ekonomiya nila. And syempre, yung mga taong nangangailangan din ng trabaho at makapag-gain na ulit ng sahod at masuportahan yung mga pamilya nila sa kanilang mga bansa. Magandang araw mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa bata para tingnan ang kasalukuyang nangyayari. Dahil nga po na-lift na ang ban sa Saudi Arabia, so nagbukas na po ang commercial at ang economical center dito. So kung mapapansin ninyo, napakaraming mga kababayan natin ang nasa labas at namimili dahil kasalukuyang May 1 po ngayon, so karamihan ng mga kababayan sa Melbourne. Halika, bisitahin natin at iba't ibang establishment po. Ayan mga kababayan, na-experience ko po kung gaano kahirap at kadami ng tao sa bata. Kung kayo ay mamimili, it is up to you kung gusto niyo po makipagsapalaran sa dami ng tao ngayon. At sa aking experience ay halos sa dami ng tao na wala na po ang social distancing, hindi na po masyadong nagkakaroon ng protection. So it is up to you kung paano i-take ang risk. Ang pakiusap ko lang sa ating mga kababayan na nandito ngayon sa Riyadh, Saudi Arabia ay syempre unang-una sumunod po tayo sa mga rules and regulations na ipinatutupad ng bansang Saudi Arabia. And then of course, we should be responsible also sa ating mga sarili, no? Para matulungan po natin ang gobyerno ng Saudi at ang ating community, syempre kailangan magsimula sa atin yung mga initiative tulad na lamang po ng pag-practice ng paghugas lang ng kamay, di ba? Napakasimpleng bagay pero ang hirap natin gawin minsan. And then secondly, of course, yung social distancing. Kung lalabas ka man ng bahay, make sure na i-apply mo yung social distancing. At siyempre, ang pinakahuli tulad na po ng payo ng Ministry of Health ay mag-wear po tayo ng mask every time na lalabas ka ng bahay mo. Kasi ang pagsuot po ng mask is mapoprotektahan mo na yung sarili mo or kung may sakit ka man, hindi mo na pa mapapakalat ang infection na meron ka, di ba? Kaya
Let's all help one another. Hindi lang po ito laban ng gobyerno ng Saudi o hindi lang po laban ito ng mga taong may sakit, kundi lahat po ay laban po natin lahat nito, kaya kailangan po nating magtulungan. Yun lang po. So mga kababayan, narinig po natin ang opinion o kudukudo ng isang ating guest na isang Toastmaster dito sa Filipino community. At muli, katulad po ng kanyang paalala, sana po ay lagi po tayong susunod sa mga sinasabi po ng gobyerno. Manalilihin po natin na ang lahat ng pinapatupad niya ay para po sa ikabubuti ng ating mga sarili at ang ating kalusugan. So muli, Toastmaster Purge, maraming salamat sa pinaulakan mo kami ngayong araw na ito para at least malaman na ating mga kababayan ang pwede na dapat gawin. So, meron pa po ba kayong gustong sabihin o i-promote sa programang ito? Ayan. Bilang isang nag-express din po ng kanyang voice, maaari nyo po akong sundan sa aking YouTube channel, Makoy Gweko po. Kung gusto nyo maging updated sa mga balita na nangyayari dito sa Saudi Arabia, pwede nyo pong bisitahin ang aking channel. Lamang. Okay, maraming salamat po. Hanggang sa muli po. Ako po ulit si Charlotte Billiones.